Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Ngayong araw, ating tatalakayin ang pagpapakita ng paghahati-hati ng mga bilang hanggang 100 sa pamamagitan ng 6, 7, 8, at 9. Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo na ang paghahati-hati o division ng mga bilang ayon sa ibinigay na bahagi. Natutuhan mo na rin kung paano ipakita ang paghahati-hati ng mga bilang at pagpapangkat na may parehong bahagi sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabawas. Sa araling ito, ay matutuhan mo kung paano ang paghahati-hati ng mga bilang hanggang 100 sa pamamagitan ng 6, 7, 8, at 9. Ano ang division? Ang division o paghahati-hati ay isang proseso ng paghati sa bilang o kabuuan. Ito ay kabaliktaran ng pagpaparami o multiplication. Ito rin ay proseso ng paulit-ulit na pagbabawas. Alamin muna natin ang mga bahagi ng division sentence. 12 divided by 3 equals 4. Ang 12 ay tinatawag nating dividend. Ang 3 naman ay tinatawag nating divisor. At ang 4 na sagot ay tinatawag nating quotient. Ito naman ang isang pamamaraan kung paano isulat ang division sentence. Gumagamit tayo ng simbolong ito sa prosesong long division. Sa loob, nakasulat ang ating dividend na 12. Sa labas naman, nakasulat ang divisor na 3. At sa taas, isusulat ang sagot o quotient na 4. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita ang paghahati ng mga bilang. Ang 64 na bola ng basketball ay hinati sa 8 pangkat. Tingnan kung paano hinati ang 64 na bola sa 8 pangkat. Ilang bola ng basketball mayroon sa bawat pangkat? Bilangin mo ang mga bola sa bawat pangkat. Ang sagot sa tanong na ilang bola mayroon sa bawat pangkat ay, ang bawat pangkat ay may 8 bola ng basketball. Ito naman kung paano ipakita ang division equation. 64 divided by 8 equals 8. Para sa multiplication sentence, 8 times 8 equals 64. Pag-aralan pa natin ang iba pang halimbawa. Ang 48 lapis ay hinati sa 6 na pangkat. Tingnan kung paano hinati ang 48 lapis sa 6 na pangkat.
Ilang lapis kaya mayroon sa bawat pangkat? Bilangin mo ang mga lapis sa bawat pangkat. Ang sagot sa tanong na ilang lapis sa bawat pangkat ay, ang bawat pangkat ay may 8 lapis. Ang ating division equation ay 48 divided by 6 equals 8. Para sa multiplication sentence, 6 times 8 equals 48. Tandaan natin. Ang paghahati-hati o division ay isang proseso ng paghati sa bilang o kabuuan. Ito rin ay proseso kung saan paulit-ulit tayong nagbabawas. At ito ay kabaliktaran ng pagpaparami o multiplication. Gawin natin. Si Laila ay nakagawa ng 84 na pirasong cookies. Kung ang mga ito ay kanyang isisilid sa 7 maliliit na kahon, ilang pirasong cookies ang laman ng isang maliit na kahon? Ilang pirasong cookies ang nagawa ni Laila? 84 na pirasong cookies ang nagawa ni Laila. Ilang maliliit na kahon ang lalagyan ni Laila? 7 maliliit na kahon ang lalagyan ni Laila. Isulat ang division equation. 84 divided by 7 equals 12. Isulat ang multiplication sentence. 7 times 12 equals 84. Ilang pirasong cookies ang laman ng isang maliit na kahon? 12 pirasong cookies ang laman ng isang maliit na kahon. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating pag-aaral ng Mathematics. Paalam!